Hola amigo! Nagkatanungan lang ako para sa'yo. Nakapunta ka na ba sa lugar na kung saan ang bawat talento ay pinapamalas? At nakapunta ka na rin ba sa lugar na kahit maliit lamang ay malaki pinagmamalaki nito? Before I proceed, I encourage you to please subscribe to my channel, hit the notification bell for more updates, and like and share. Because we are here to learn and have some fun! Sa video na ito, malalaman niyo bakit nga ba tinaguri ang Art Capital of the Philippines ang Angono at ano nga bang pinagmamalaki nito? At ano bang history ang matatagpuan dito? Angono people has a natural talent for arts and music. So no wonder why we had Carlos Botang Francisco and Lucio San Pedro, our great national artists. Vamanos and let's discover the Art Capital of the Philippines, Angono, Rizal! Upon entering the town, you will witness one of the sculptures made by the artist Hirnewono, and it is called Ang Nuno. At bakit nga ba siya nilagay dyan? Dahil it symbolizes that this town is an art capital of the Philippines. Hi! Good morning po. Ako po si Adonis T. Antonines at isa po ako sa mga tiyo ng turismo na nagpo-promote po na ating bagong turismo ng motorizari at sa iba para dito. Well, syempre, bukod sa meron tayong dalawang pampansa na nagad ng sini mula sa Digital Arts na si Carlos Botong Francisco at mula naman sa news na si Professor Lucio San Pedro. Angono itself, yung mga residents nito na nanginginahan nito is called an artist. Kumbaga, isang-isa siyang malaking art village. As an art capital of the Philippines, marami tayong mga artist na hindi man sila papansang alagad ng sila, pero they are part sa puso niya. Meron din tayo kung ako o pasyanan dito. And at the same time, yung ating local government na patuloy na nagpo-promote ng ating tourism. That's why nananatili tayo at ginansagan tayo ng art capital of the Philippines. In front of Angono Municipal, a statue of Rizal was built, and the reason why, it is because it represents that this town is part of Rizal Province. Sa kaliwa naman ay makikita niyo monument ni Manuel L. Quezon. Ano nga bang kinalaman nito sa Angono, Rizal? Alam niyo ba na ang Angono ay isang barangay lamang dati ng Binangonan? Ang Angono ay binigyan ng kalayaan o hiniwalay noong Enero 1939 bisa ng Executive Order No. 158 Series of 1938 ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Kaya ito nakatayo dahil ito ay pag-alala at pagpapasalamat ng bayan sa ginawa ni Manuel L. Quezon. Well, sa ngayon, no, unang-una, malaking bagay yung modern technology. Through social media, patuloy natin na po-promote yung turismo ng Angono Rizal, lalong-lalo na yung mga festivals natin like the Yatos Festivals, yung mga pagkain natin, ang flag-eating, and at the same time, yung ating pagsuporta sa mga artists ng Angono dahil monthly, meron tayong mga ginagawang mga art exhibit na hindi man nila magbenta yung mga binibigay na exhibit natin yung mga artists. So, binibigyan natin ng pagpapahalaga at pagkilala itong mga artists bilang malaking bahagi ng Angono Rizal. Kaya siya tinaguri ang Art Capital of the Philippines. Isa rin sa pinagmamalaki ng bayan ay ang street murals. Along Doña Aurora Street stood an array of murals or unsculptured walls which depicted the painting of Carlos Botong Francisco who once lived here in town. The art embedded the cultural tradition of its villagers and the history of Manila, the Filipino struggles. Makikita rin dito ang panahon ni Jose Rizal when he was executed, Andres Bonifacio, ang KKK Revolution, panahon ng Hapon at iba pa. Nemesio Nemi R. Miranda Jr. was born in February 14, 1949. He is a well-known painter and sculptor from Angono, Rizal. He is also known by his nickname Nemi Miranda. Angono Ateliers Association, which he founded in 1975, and the Gigantes Festival, which he was the promoter, proved that he loved his art so much. He also built Nemi Miranda Family Art Museum,
Angono School for the Art, and Nemiranda Art Cafe. Majority of his artwork to be seen here are about Angono's mystic legends and folklores. This includes Ang Nuno, Habagat, Mermaid of Angono, Malakas at Maganda, at iba pa. One of Angono's most prominent artists is Jose Peito Viblanco, the patriarch of famous family of painters. All members of the family are full-time artists. The exhibit were arranged in two ways, from youngest to eldest child, followed by mother and father, and display of artworks produced during their childhood years to adulthood. Perhaps, the most iconic piece at the museum is Peito's depiction of Angono Annual Pagoda. There are over 200 faces in that painting and all belong to real people. It took several years for Peito to complete the obra, for he made individual studies for every face. Kita naman natin yan, no? Lahat naman ng programa ng ating pamahal ng bayan ay ipinapakita namin sa pamamagitan ng taon-taon pagbunta sa lahat ng mga aktividades, no? Partikular din nga dyan, syempre, yung araw ng kaarawan at kamatayan ng ating mga pambansang alagad ng sinig na si Pope San Pedro at yung si Carlos Bota Francisco. At yung pagpapahalaga natin sa sinig sa ating na kultura na kung saan meron tayo mga tradisyon, no? Gaya ng mga festivals, ng Bigatis Festival, ng Salubong, ng San Isidro Festival. At ng ito ay patuloy natin sinasabuhay hanggang sa ngayon, mula noon hanggang sa ngayon, dahil alam naman natin na marami pa rin, lalo na yung mga bagong generasyon ngayon, ang hindi alam na meron tayong mga tradisyon. So, sa pamamagitan ng tuloy-tuloy ng programa ng lokal na pamahalaan, lalo-lalo na sa ating turismo, patuloy natin na ipapakita yung pagpapahalaga at pagmamahal bilang art capital of Philippines. Petroglyphs are believed to be the oldest known artworks in the Philippines. It was discovered in 1965 by national artist Carlos Botang Francisco during a field trip with a troop of Boy Scouts. Petroglyphs derive from a Greek word, petro means rock, and glyphs means carving. There are 127 figures engraved into volcanic tuff that was soft enough to be worked on by a denser piece of stone. Napag-alaman na ang 127 figures ay mula pa ng late Neolithic Age or higit kumulang 3,000 years old na ito. Nagawa ito ng mga sinaunang tao sa pamagitan ng pag-ukit gamit ang stone tools. The site is now significant landmarks that was declared a national cultural treasure by the National Museum of the Philippines in 1973. The petroglyphs have been included on the list of the World Inventory of Rock Art in 1985. They have also been included on the Philippines' tentative list of UNESCO World Heritage Sites. Talaga namang kamangha-mangha ang bayan ng Angono. Maliit man, para malaki may pagmamalaking yaman. At ilan lamang yan sa pwede mong puntahan dito sa Angono Rizal. Dagdaga naman lamang, alam niyo ba na kwinestyon ng Angono sa pagiging art capital of the Philippines noon? Dahil ang Bulacan ay may apat na national artist, samantala ang Angono ay dalawa lamang. At dito papasok ang petroglyphs dahil sa noong panahon, pinapakita ng mga ninunun natin ang pagmamahal sa sining sa pamamagitan ng pag-ukit nito na tinatawag natin ngayong alibata. Iyan lamang po para sa VIP class natin ngayon. If you have any questions or suggestions, just leave a message in the comment box below. And don't forget to like this video and share to others because knowledge is power. Again, I am LJ Tiaga saying, be amazing and discover the beautiful places around the world. See you to my next vlog. Bye-bye!